sisimulan namin ngayon ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagkapahayag ng Apo. Sa noo, inianda tayo sa pagliliwang na ito para sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapasang kamatay ng pagkabuhay ni Jesus. Ang mga Apo ay nagpapaalala sa amin na Apo ang aming pinanggalingan at abulin ang wakas na aming babalikan. Kung kaya inaanyahan tayo na magkaroon ng taos-pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan at magbalik doon sa Diyos. Umaasa tayo sa kabutihan ng awa ng Diyos upang sapagkat tanto namin ang hindi sapat ang sarili namin kakayahan. Yung pong pagsisisi natin ay doon na po sa panahon ng pagbabahay ng Apo. Ama namin, Kapangyarihan, ipagkaloob mo, masimulan namin ngayon ang banal na pag-uusang matiis ng pagtutumang ang pagpagtunggalian bilang mga kapatid ni Kristo sa aming pagsumpo sa mga saluna, sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin namang sundin ang pagdidili sa sarili sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, matayod kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y magayuno, manalis at magdalaman. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lang. Magbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpatinukod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lumapit kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganahan. Kung magkakayo, maahambugan natin siya ng ayong butit at ala. Ang trumpeta ay kita ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyo. Iutos ninyo na magayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Ipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sakbo at maging ang mga batang kasama. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng kasupan at ng gambana. Manamis kayo at manalangin ng ganito. Mahabog kayo, mahabog ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulungan kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at kami. Nasaan ang iyong Diyos? Pagkaraan, pinamaras ng Panginoon na siya'y nagmamarasanti sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
at
ginagawa mo ng lili. At kapag namanalo kayo, huwag kayong lumulat sa mga matagpay babaw. Mahilig silang manalangin ng pangayo sa mga sinagoga, sa mga panulugang daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gabing pala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong sinuha ng sarang mga pinto, saka manalangin ka sa mga hindi mo nakikita at dadatihan ka niya iyong amang nakikita ng kabutihan ginagawa mo ng lili. Kapag nag-aayun na kayo, huwag kayong magbubugang malungkot tulad ng mga mapagpay babaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ang mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganting pala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-aayos ka ng buhok at mag-inaayos upang huwag mapansin ang mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang lamang makaalam ito. Siya na nakita ng pabuti ang ginagawa mo ng lihim ang dadati sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon, Jesucristo. Sumayin ang Panginoon. Sumayin niyo. Ngayon po, Merkulis ng Abo, nagpadala po ang pag-alang-alang ng obispo na kanyang humiliya na siyang maging bahagi po ng ating pagnilay para po sa gabing ito. Kaya hayaan po na basahin po sa inyo ang humiliya na pinadala ng ating kabalang-balang na obispo, Benaventura and Papa Pio. Noong nakaraang taon na diwang talo ng panahon ng Adbeto na sinunda ng panahon ng Pasko, masaya natin pinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Ngayon, nagsisimula tayo ng panahon ng Kwaresma. Malaki ang buwan ng kaligayahan ng Pasko at kalungkutan ng Kwaresma. Ang totoo, ang dalawang ito ay pagkalugsod at hindi magkahiwalay. Sa Pasko ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus bilang ating manunubos. Sa Kwaresma, isinasakatuparan ng Jesus ang pagiging manunubos. Siyempre, sa Kwaresma naroon ang kalungkutan. Pero may dahilan ito. Sa Kwaresma, hinaharap natin ang katotohanan bilang tao na makasalanan. Ano ang kahulugan ng pagiging makasalanan? Malayo sa Diyos. Sumuway sa Diyos. Nagtakwil sa Diyos. Kung itinala mo, kung sumusuway, kung itinatakwil natin ang bukaw ng lahat ng kabutihan, katotohanan, kaligayahan, pag-ibig, at kapayapaan, saan tayo napupunta? Sa kasamaan. Kasinungalingan, sa kapigatian, sa pagkabuhi, at kaguluhan. Tayo ay nahihirapan, naguguluhan, nasasaktan. Kung ano-ano ang ating pinagagawa, kung ano-ano ang lugar na ating pinupuntahan, kung sino-sino ang ating kinakasama at kinakaibigan, pero nangangatinig ang pagiging mungkaw, bitin, plastic, tako, lito, at galit sa sarili at sa mundo. Kailangan natin bumalik sa Diyos. Kailangan natin mailigtas mula sa ating pagkakasala. Kailangan natin matubos sa mga tayo. Yan ang
Kwaresma. Sa unang pagbasa, narinig namin ang panyayang magbalik mo kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya ay may malagang nabendang lugar at puspos ng Aba. Mapagpahinahod at apat sa kanyang pangako. Lagi niya lamang matawag at hindi magpaparusa. Itong awa ng Pag ng Diyos ay inialok ng simbahan sa mga kasalanan, kaya mayroon sa mga parokya na kumpisalang bayan. So, pang-check na lang po, ang kalagay ng musikar ko rin ang ating kumpisalang bayan ngayong Marso. Ang check po sa harapan. Sa gayong kawain na inyong kumabalik sa pag-ibig ng Pag ng Diyos, matapos ang mahabang panahon ng pagkakasala, paano na nangyayan ng Diyos ang puso ng ayon sa salang responsoro ay nagsusumako ng ganito, ako'y kaawahan o mahal ng Diyos sa ayon sa iyong kagandaan ng loob. Makasalanan ko iyong pamingin, ayon din sa iyong pamingin sa akin. Tinisip mo sana ang aking karunihan at ipatawag mo yung kasalanan. At sa puso ng sisisi, nagpapakumbaba ang mga nakong magbabagong buhay, gagawin at pinagkakaloob ng hapak at pagpapatawag ng Diyos mula sa kamay ng pari bago magpumisal mo kang pasan-pasan ng mundo. Matapos ang gabi ng absolusyon, nagiging magaan ang mukhang taglay ang lakas at pag-asa na kaya niyang magbagong buhay sa tulong at awa ng Diyos. Sa kayong pagbasa, ipinakikilala sa amin ang naging gampang ni Jesus ang ating mananako at ang pagtigtas na ating natin na binasa, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa amin, siya'y ibinilang na makasalanan. Upang makipag-isa tayo sa kanya at makapanahon sa harapan ng Diyos sa pamagitan niya. Hindi dapat danasin ni Jesus ang mga kalungkutan, kaguluhan, pagkabuhay, takot ay kamamayan na luma ng pagkakasala. Subalit, inako niya ang aming mga kasalanan, kaya siya naghirap. Ang paghihirap na tayo sa ng pagbaba ay kanyang niyakap. Ang kamatayan natin ay kanyang dinanas. Siya ay muling binuhay ng Ama na isinama tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ginawa niya ang kasalanan natin bilang tao upang ibahagi naman sa atin ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Kaya, ang sabi ni San Pablo sa kalawang pagbasa, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Gabihin natin ang pagkakataong upang maging banal sa harapan ng Diyos. Paano ba maging banal sa harapan ng Diyos? Ang abo sa ating noo ay simula ng pagiging banal. Dalawa, ang pagbibilihan ng pari na sasabihin na habang nagpapahin ng abo. Una, alalahanin mong abo at iyong pinanggalingan at aburin sa wakas ang iyong babalikan. Ito'y nagpapaalala kung ating simula ang wakas mula sa adabo at babalik sa adabo. Sa ating ganang sarili, pagkatapos ng ating kapangkaya ng ating katawan ay maantas at babalik sa lupa. Wala pa yung patutumuhan. Ang ikalawa, maaaring sabihin sa pagkapahin ng ako, magpapunuhan ka at
mabuting balita sa pampalataya. Kung ayaw lang pumalik sa alam mo, kailangan natin iwanan ang pagkakasala. Magbagong buhay. Hindi ayon sa aming sariling gusto, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay nasasaad sa mabuting balita. Ang mabuting balita ay salita ng Diyos. Ito ang nagbibigay sa amin ng gabay at iwanan tungo sa pagbabalik ng Diyos. Ang pagbabagong buhay ay pagpapakatotoo bilang anak ng Diyos. Ang ebanghelyo na ating narinig ay bumabanggit ng maling paraan ng pamumuhay. Pakitang tao lamang. Ano ang pakitang tao? Iba ang ipinakikita sa labas at iba ang kamunuhanan sa loob. Ang tawag sa kanila ni Jesus ay mapagpalatayo. Mapagpaypabaw. Hipokrito. Si Papa Francisco ay may paglalaban tungkol sa mga hipokritong Katoliko. Sabi niya, nakaka-iskandalo ang magsalita ng isang bagay at huwa naman ang iba. Ito ay doon kara. Ayon sa kanya, may taong nagsasabi na siya'y mabuting Katoliko. Laging sumisimba. Kasabi na ang isa siya ng simbahan. Pero dapat sa tingin ng taong ito na ang buhay niya ay hindi makakristyano. Hindi nagbibigay ng sapat na sakit sa kanyang mga empleyado. Pinagsasama na lahat ng kapwa. Marunong ang mga buhay ng negosyo. May mga taong tuloy na nagsasabi, kung yung tao niya ay isang Katoliko, mas mabuti pa sa kanya ang isang tao hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang Kwaresma ba ay ang kalungkutan na lamang? Hindi. Inaalis lamang natin ang ulan ng kalungkutan. Pagdadalang mati at kamatayan. Inilalagay lamang natin ang sarili sa Diyos. Nailapan tayo dahil sa aming katamaran na bagong buhay. Nasanay na kasi tayo sa mali. Kaya mahirap gumawa ng tama. Kaya kailangan natin ang pagsumikap. Isa sa mga paraan ay ang pagkakayuno. Ito ang tumutulong sa sumpain, ang ating mga sapang hiling at ingatan ang kalayaan ng aming puso. Gayun doon naman, nagiging mas pangahulugan ang pagkakayuno kung sa natin nilangan para sa pagsarili ng pag ay inibigay para sa apat ng mga nagugutom, lalo na sa mga batang walang makawi. Ang second collection ngayon, Misa, ay para sa mga batang ganito. So, may second collection po tayo. Utos mo ng magalang-galang na obispo para sa mga feeding program ng aming diocese. Simula noong 2006, tayo sa diocese ng San Pablo ay nakapagpakao na ng 18,266 na mga bata. Tayo ay nakapagdalawang feeding program. So, bahagi yung tayo na nakapagbigay rito sa 18,266. Mahirap pero magbubunga ng buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa at magdadala sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos sa kabila. Kaya, harapin namin ang panahon ng Kwaresma na may kabukasan ng loob
katatagan ng pasya. At magsabay kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit at pamamahayag sa krus para sa atin. Hindi tayo malulugo. Mararanasan natin ang pakikihati sa kaligayahan ng Jesus sa pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ang kaligayahan nito ay magpapatuloy hanggang sa kalugalian ng buhay na walang hanggan. Pagpalain na para tayong lahat ng Diyos. So habang po tayo pinapahiran ng aboy, ganun po yung panahon ng ating paghihilay at pamahimikan. Magsitayon. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa mga nagpapalong pangangabog sa ulo natin ilalagay para maiwanag ang pagbabagong buhay, marapatin niyang gawaran ang kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin na magpapawag, hinugod po at itinatakpong at umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Digyan mo at umabot sa pagkaloob mo ng pagpapala. Bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng ako sa ulo, sa pagganap ng apat na buong araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay na imanak na siyang nangangapitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Amen.
magstayo po tayo lahat. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Amang nasa langit na higit nawa tayo mapalapit sa kanyang pamagitan ng panalangin at maging kaakibat niya sa pagkatawang. Pagkakawang gawa para sa ating mga kapwa. Panginoon, gawin mo kaming sambayanang tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming sambayanang tapat sa iyo. Upang ang Santa Iglesia sa panahon ng Kwaresma ay maging lalong bukas sa pagkilala sa pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pag-aayuno at pagbabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sambayan ng tapat sa iyo. Upang ang panahon ng Kwaresma ay magsilbing gabay sa mga namumuno sa ating pamahalaan, nang sa gayon maging ihentro sila ng taus-pusong pagbabago sa kalooban, pagwawaksina sa kasalanan, at paghahangad ng kabutihan sa taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, gayon mo kami sa bayan ng tapat sa iyo. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalala sa karupan namin at magdulog ito ng inspirasyong makapaglingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sa bayan ng tapat sa iyo. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili, mga taong nag-iisip na wala naman silang dapat pagsisihan, ay magising sa kanilang pagmamagaling at unti-unting makiisa sa sambayanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming sambayanan tapat sa iyo. Upang ang mga kaluluwa ng mga yumaon naming kapatid ay malugod-hatid sa lugar na inihanda ni Jesus sa kaharian ng kanyang Ama, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming sambayanan tapat sa iyo. Ama, dinigin mo ang aming mga kahilingan sa panahon ito ng pag-isisi, na maidulog mo sa amin ang kapatawaran at hindi kami at hatid kami sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan at kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihani at karangalan sa ating kapakinabangan at sa sambuong sambayanan ng iyong banal. Ama namin lumika, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pagsimula. Sa apat na pong araw ng paghahanda, ang aming pusong pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masamang hibig. Upang kami pakinggapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon, binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa na iwanak na minamahal, aming inilalaan ang panahon talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin ang aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkili. Kaya kaisa ng mga angyang sisiawin ng papuli sa ilang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang kinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.